Kamusta mga idol? PBA update muna tayo. Malaking insulto nga ba kay Justin Brownlee na tinalo siya ni Rondae Hollis Jefferson ng 2 beses para makuha ang Best Import Award sa magkasunod na season ng Governor's Cup? Naniniwala naman daw ang Best Import ng Hinebra na deserve ni RHJ na masungkit ang award. Kung siya daw ang boboto eh siguradong si RHJ ang gusto niyang manalo sa award na yun mga idol. Kitang-kita naman sa statistical race kung sino talaga ang nangunguna bilang Best Import mga idol. Hindi nga lang talaga makapaniwala ang mga taga-Hinebra fans na hindi nanalo ang kanilang pambato. Hindi nakuha ni JB ang kanyang ika-apat sana na Best Import Award kasunod ni Bobby Ray Parks Jr. Aminado si JB na sobrang mas talentado si RHJ kesa sa kanya ngayong komperensya lalo na at 2 beses lang natalo ang TNT nitong nakaraang elimination round. Si Hollis Jefferson ay nag-average ng 28 puntos, 12 rebounds, 6 na assist, 3 steals at 2 shot blocks kada laro mula elimination hanggang sa umabot ng semifinals. Kaunting diferensya lang naman ang advantage ni RHJ kay Brownlee. Si JB ay nagtala din ng 28 points, 9 rebounds, 5 assists, 1 steal at 1 block per game mga idol. Pero pagdating sa laro ng Game 4, tila nabaliktad ang sitwasyon at tila si Justin Brownlee talaga ang dapat parangalan na Best Import of the Conference. Tinapos ni JB ang laro na may 34 puntos, 6 na rebounds, 4 na assists at 1 steal mga idol. Habang si Hollis Jefferson naman ay may 28 points, 9 na rebound, 4 na assists at 2 steals. Pero mas malaki ang impact na nagawa ni Brownlee sa laro dahil siya ang unang nagdikta kung sino ang dapat manalo sa Game 4. Marahil ay pinaubaya na ni Justin Brownlee kay RHJ ang Best Import Award. Ang pinakamas importante sa kanya ngayon ay masungkit ang 7th championship sa PBA bago pa man siya magretiro sa basketball mga idol. Samantala, 2 SMC players naman ang mahigpit na naglaban sa Best Player of the Conference Award. Ito nga ay sina Junmar Fajardo ng San Miguel Beermen at Japet Aguilar ng Barangay Hinebra Gin Kings. Madami din nagsasabi na mas karapat dapat daw si Japet na manalo ng Best Player of the Conference Award dahil nakapasok sila sa PBA Finals. Hindi daw katulad ni Junmar Fajardo na hanggang semifinals lang ang narating. Medyo questionable nga naman ang naging pagpili sa BPC Award mga idol. Bagamat nakakalamang sa statistical race si The Kraken, dapat ay kinonsidera pa din ng PBA Board kung sino ang mga manlalaro na nagpakahirap ng todo para masungkit ang BPC Award. Karamihan sa mga manlalaro sa buong liga ay mas piniling manalo si Japet Aguilar kaysa kay Junmar Fajardo. Nakakuha si Aguilar ng 77 player votes kumpara kay Fajardo na nakasungkit lang ng 48 votes mga idol. Pero dahil overall statistics ang naging basehan ay nagwagi si The Kraken at nasungkit ang 11th Best Player of the Conference Award. Hindi naman din siguro mabigat kay Japet na natalo siya dahil may pagkakataon ulit siyang manalo ng championship sa PBA hindi tulad ni The Kraken na hirap ng mapagkampyon ang Beermen. Hanggang dito na lang muna mga idol. Maraming salamat sa panonood.